여러분, we've come to our last part of our 30-day challenge. First of all, I would like to congratulate everyone. Congratulations! 박수! Ngayong araw po ay pag-aaralan po natin yung term, the particle. When you say term, it's like about or around. So, pagka hindi ka sure sa isang bagay, isang oras, then that is the time that you use term. Anong oras ka gumising? Around 8 a.m., 9 a.m., 8시쯤, 9시쯤. Gano'ng katagal yung biyahe from Quezon City to Pasay City? Depende pagka hindi traffic, mga isang oras, dalawang oras, 1시간쯤, 2시간쯤. Alright? So, we use term sa bagay na hindi po tayo masyadong sigurado about or around. So, let's try to see some examples. Ilan beses tayo nakita? Siguro mga 5 beses. 5번쯤 만난 것 같아요. Uy! Gaano mo katagal pinag-aralan yan? 2달쯤 배웠어요. Uy, friend, ang ganda naman yan. Magkano? Mga 100 pesos. 100 peso쯤? Yeyo. So, we'll be giving you more examples para makagawa po tayo ng sentence, and it's your turn to make your own sentence. Ngayon naman po ay pag-aaralan po natin ang ibang particle na ginagamit po natin na katsi or charon. Kailan po ba natin itong ginagamit? It's like parang katulad mo. Halimbawa, ang galing-galing mo kumanta, sana ako din katulad mo. 너처럼 노래 잘 불렀으면 좋겠어. 너처럼 katulad mo. Ang pogi-pogi mo naman, sana ako din katulad mo, pogi. 너처럼 잘생겼으면 좋겠어. 처럼. The same thing when you use 같이. 너같이 잘생겼으면 좋겠어. 너같이 예뻤으면 좋겠어. Now, let's try to make more examples para po malaman natin kung paano po siya ginagamit sa mga sentence. 인형처럼 예뻐요. 안 ganda mo para kang manika. 인형같이 예뻐요. 안 ganda mo para kang manika. 애기처럼 귀여워요. 안 git mo naman para kang baby. 인형같이 귀여워요. 안 git mo naman para kang baby. Ngayon, it's your turn to make your sentence. Magbibigay po tayo ng mga ilang examples para po makagawa po tayo ng sentence. Maraming salamat po sa ating pakikisama sa ating 30-day challenge. I hope marami po kayong natutunan. Kung meron bang po kayong mga ilang tanong, you may feel free to comment down below and we will do our best para po masagot po namin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po and kita kids sa ating susunod na pagkikita. Bye-bye!